Yun. Dilim. Hello, good afternoon mga kaudi. So, pakita ko sa inyo yung progress nung ginawa ko. Hindi sana ako gagawa ngayon eh, Linggo, pero kailangan para matapos tong project natin kasi nakakaya sa kausap natin. So, paprimeran ko na pala itong plywood na ito. Tapos, pagka natuyo, baka mamasilyaan ko siya. Pulitap na gagamitin ko sa mga pinagpakuan tsaka sa mga corner ganito, mga kaudi. So yung loob nito, kasi may drawer naman, nandiyan na yung mga guide niya. Ang ginamit ko palang drawer guide nitong table is yung ano, bearing type. Mas matibay kasi siya kaysa dun sa isang nabibiling ano, yung guide niya. Okay, yan. So yun, nasa loob na yan kaudi. Pwedeng din na natin pinturahan yan, yung mga corner kanto na lang natatamaan, yung masisilip. So ito, pinturahan natin tsaka yung likod nito. Ito yung pala magiging pinakailalim. Ito yung loob. So pakita ko sa inyo yung nagawa kong drawer. Ito na yung drawer. So itong harapan na to, ilalaminate ko na lang siya. Kasi lalagyan dito ng holder, ordinary holder lang, tsaka yung susian sa baba ng wall, susian yung holder na lang, may susian. So merong ganito siya kaudi, may parang kanal dito sa likod, kung makikita nyo, para itong drawer na to, kung lilinisin or ano, magre-repair tayo ng roller guide, pwede siyang tanggalin sa ano, housing, kasi dito yan eh, tatama dito kaudi, so kaya nakakaltas. Tatama sa ganito kasi. So, tingnan na, pakita ko sa inyo mamaya pag napinturahan ko na. So, magtitimpla ako ng pintura muna. Pakita ko sa inyo ang gagamitin ko na pintura. So, gamitin natin BB roller. So, ito yung aking gagamitin sa kanya. Baliktad, oh. Epoxy primer white. Yan. Ito yung kanyang parang hardener, pampatigas yung catalyst. So siguro kalahati lang nito titimplayin ko. Yan. Okay, right. Mamaya. Ito pala yung sa pinaka-table, ito, itong isa. Ito yung housing ng drawer. Yung ito yung frame ng table. Okay, yung welding natin kahapon. Okay. Nag-prepare ako, nag-DIY ako ng yero. Tsaka ito kasi isa, nawawala. So, nag-cut ako ng yero. Nilagyan ko lang siya ng tape sa ano, kasi masyadong sharp. Sa ano, para paghawak natin, hindi tayo masugatan. So, pagmasilya natin yan. Gagamitin natin pagmasilya sa mga corner. Ito, kaudi. Pull it up. Yan. Tapos, meron pala akong ano. Ginagamitan ko rin pala para medyo malabnaw yung primer. Yung epoxy reducer. Yun ang pangano, hindi yung lacquer thinner. Meron talagang designated pag epoxy primer yung ito. Epoxy reducer, mga kaudi. Yun. So, titimpla muna ako. So, good afternoon pala sa inyo lahat. Tsaka, keep safe. Ingat tayo. So, ako kasi, terabaho ko ngayon kasi tomorrow Monday. May lakad kasi ako. Pupunta ako ng Wilcon dahil may bibili na ko yung susian nung sa drawer. Lalagyan ko kasi susian. Tsaka, ano bang kulang ko? Susian, tsaka pintura yun, na pintura na puti, wala na pala ako ditong stock. Okay, so bibili lang ako siguro ng mga 1 quart. Okay, bawas na naman yung mga kaudi sa ating kita, so, pero okay lang. Woohoo! Enjoy lang tayo everyday. Tapos dasal na sana itong si pandemic matapos na siya, parang normal lang tayo. So ako rin,
Siguro pag may mga time ako, ganito pa rin gagawin ko. Pero pag may trabaho na, may partner kasi ko, baka mag-coal kami or mag-industrial kami, mag-services or mag-agrab ulit. Okay. Bubuhayin naman natin, namin kasi nung aking partner. Yung improve. Ano ba yun? Industrial services. Okay. Yung ginawa namin company dati. Okay. Alright. Yun mga kaudi. Good afternoon. So yun na pala na lagyan ko na siya ng primer. Yan kaudi. Lagyan ko na siya ng epoxy primer. Lagay ko ng epoxy primer para mas matatag, mas matibay yung ating yung lamesa. Ito na yung frame niya. Madali siya matuyo. So hindi ko pa muna masilya ng mga edge yung mga kanto-kanto nito. Bukas na lang maga. Para mas matigas, mas makunat na yung ating primer. Yun. Okay. Alright. Hindi ko pala na-double. Second coat ito mga kawudi yung paa. Pero okay lang yan. Kasi pintura pa naman natin ng puti na quick dry. Tapos to. Yung mga lubog-lubog na parte, lagyan natin ng masilya. Yan. Kahit na medyo nasa ilalim ng table yan, so lagyan natin siya ng masilya. So, yun ang aking ano progress na gawa. Yun yung bahay ng cabinet, yung dalawa. Ito. Yan, yan, yan. Ito, isa. Nandoon yung isa. Yun. So, yun ang ginawa natin ngayon. So, binuo ko na yan, transfer na yung meron ko para medyo bawasan ang ating trabaho kasi sa isang araw may mga susunod na trabaho na naman para hindi tayo matambakan. Medyo mainit, at least ngayon medyo relax lang yung aking ano, konti lang ang trabaho ko, yan lang yung ito lang, prepare ko lang. So bukas bibili lang ako ng susian niya. Pero gagawin ko, masilyahan ko muna sa umaga bago ko malis. Para pagdating ko, lilihain ko na. Tapos pagkaliha ko, pwede ko na siya sigurong buuin. Pag buo na, tsaka ko na siya pinturahan. Or ma-first coat ko siya ng quick dry muna. Pero I think buuin ko na siya. Tapos para pag nagpintura na ako ng quick dry, buo na siya. Hindi na siya gagalawin. Ihuli ko na yung pagpinis ng pintura niya. Ilalaminate ko na rin siya. Yun mga kabudi, para steady na siya. Doon ko na siya ladalin sa yung kabila na bahay na ano. Doon ko siya pinapadry yung pagkano. Okay, right. Yun mga kabudi. So yun ang aking ginawa ngayon sa ano, hapon na to. Hindi ako nag-umpisa ng maga kasi para akong tinatamad, kasi parang na-overwork ako nung mga nakaraang linggo. So kisami kasi, tapos nabilad kami sa bubong. At least tapos natin na maayos. Natuwa naman yung pinaggawa natin. So hopefully sa susunod may mga upcoming ano pa tayo, project, para meron pa rin naman tayong i-video, i-upload. Okay mga kabudi, keep safe tayo lagi. So ito, relax muna ako ngayon. Yung drawer pala na yan mga kabudi, kasi yung exposed lang yung lalagyan ko sa, pipinturahan ko yung exposed lang para pag binukas hindi siya masyadong pangit. Yung nasa loob na hindi naman siya kita, baka hindi ko na siya, hindi naman na siya kailangan pinturahan. Okay. Alright. Okay mga kabudi. Ingat-ingat tayo. Keep safe. Tapos keep on praying na sana tapos na itong ating kinakaharap na pandemic. Hindi lang naman dito sa atin eh. Buong mundo. So mapalad tayo na kahit papano meron tayong activities na ginagawa
meron tayong naibibili ng pagkain sa araw-araw. Yun, kasi hindi naman kailangan naman tayo tumigil. Hindi natin kailangan tigilan ang buhay, sukuan. So, kailangan nating siyang harapin. Yun. Ganyan palang style ka po din, ginawa akong frame niya. Connected na yung doon sa foot para mas dagdag tibay siya na kaudi. So, mas stable siya. Okay. Alright. Paano mga kaudi? So, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo sa mga next na videos na i-upload ko pa. Kaya, please, subscribe naman. And then, pakiclick ang notification bell. Pakilike and share na rin po. Okay. Para lubos-lubos na. Okay, mga kaudi. Salamat. Ingat tayo. Okay, bye-bye. Woohoo! Sabi ko pa naman, dalawa. Mga kaudi, relax na kami muna dito. Dalawa lang. So, umpisa pa lang to. Yan. So, relax muna tayo, mga kaudi. Reporter pa na tayo dyan. Correct. Wala tayong tripod sa bahay. Dapat nandito to. Okay. Record na yan, hindi naman naka-live. Wala, hindi yan naka-live. Maraya ka-record yan. Sana nandito. Okay, tingnan natin mamaya. Pag-uwi natin, sana. Ako na daw. Patay tayo nito, kaudi. Ako daw kakanta. Tumitili ito. Just as I am. Bulululul naman ako ito. I have a love to be. I make a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I make a lot of cold hearts. I learned to smile in the sun. I know I hurt to be around, but you never leave. I'm not easy to understand, but you hold up your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best. I make a lot of heartaches. I found a lot of closed doors. With all the others thrown away, you love me more. You love me more. I'm not easy. But you hold.
taas, kawodi, di kaya. Mabot, wepiok.
tinatawag sa... Yung tinatawag sa Batangas. Kaya ano pala yun? Batangas? Yan tinatawag sa Batangas na ano yung... Anong bago? Merong tawag yan eh. Hingag ng anak ng kaklase ko nung high school. Yan pala pang itatawag na rin. Gal... Mga kabuti, galing Batangas pa yung baon niya. Ano yun, may tawag yan doon na ano eh. Meron pa nga yun, may agay ng tipang lalaki sa Batangas. Kadulas ako pero nang uwas. Never runs dry. Pause na. Woohoo. Nabubulol na tayo. Pause na. Woohoo. Happy lang. Chill. One bottle namin ang tagal. One bottle namin ang tagal. Kawodi kasi pasensya na kayo dahil hindi naman tayo professional singer. Pag kumakanta tayo minsan, pag mabilis ang lyrics, nabubulol ako. Hindi ko na babasa yung ibang lyrics. So kanina nga, gulat ako, naka-100 pa tayo. Sinigawa lang natin yung mic. Ito, yung mic. Sinigawa lang natin.
Naka-goal. Ito, 97 pa yung score natin. So, nabubulol tayo. So, ah! Ito, Jealous Guy. Kahit tayo natin kawodi, Jealous Guy. Kanta originated by John Lennon. I've begun to lose control. I've begun to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. Shivering inside, I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh, well, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Next song, Kabudi, next song. Oh, pababa score natin kasi hindi natin nakuha yung tempo. Kaya mga Kabudi, pagpasensyon nyo na yung kanta ni Mel Storioso Official kasi hindi naman tayo singer talaga. Ito, pakinggan nyo mga Kabudi. Muli. Tagalog song ni Rodel Nadal.
try natin. Araw gabi, bakit naalala ka? Di ko malimot-limot ah, sa atin ay nandaan. Kung nagtatampo ka, ay kalamban ka niya. Dingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Ganun na lang ang isa't isa'y mayroong pagkaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawala ka ay iba't sayang naman. Lumipas natin tila ba ay lagat. At kung nagkamali sa'yo patawa na napakabilis ka muli. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang bitik ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lahat ang isa't isa mayroong pagkaranda? Muli ang ating pagmamahalan. Kumawala ay di ba sayang naman. Lumipas natin tila ba ay nandang. At kung nagkamali sa'yo patawad ang pagsamuko. Tayo na tuliti ang pag-ibig natin. Muli ikaw na at ako. Nabulol naman tayo, may mga istansa tayo na hindi natin na sundan yung mga mabilis na part mo. So ganun pa rin. Oh, wait for me, kanya to, wala naman yung kakatandi. Subukan na natin concert ni Mel Stereoso na to. Wait for me by J Brothers. Ang pag-ibig ay sadya na bang tayo? Magkatakbo, magkalayo ang nagmamahalan. Ganyan tayo mga pusong pinaglayo. Ngunit nagsumpaan na wala. Thank you.
Puntipis na lang at pinapagtatagan. Ako'y babalik na so please get through. Lungkot at pag-iisa, mamot yung mga bakoy. Larawan mo at mga sulat ang kasama. Ingatan mo sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban ito hanggang sa aking pagdating. Wait for me. Yun mga kabudi, sa tinagal-tagal namin tumuubos eh. Isa lang, kumanta lang kami ng kumanta. Tapos, kasama ko kasi may kausap. So, yung tropa naman na pumunta dito, din lang kami kabudi ng pulutan galing Batangas. Gwardiyan. Boundary na. Pwede na siya. Hindi na siya. Tulog na daw. May paspo kasi. Ako naman, may gagawin na po kaso maya-maya ng konti. Uwi na ako tapos inita. Tsaka, shout out muna, Sir Adrian Ginto, shout out. Ayun, na-shout out kita ng live na naman. Mamaya. Pasensya ka na. Pasensya ka na, ang table mo medyo delay na konti. Pero, ginagawa natin nahabol na po. So naman ang karang kasi ng araw na pagod tayo, so overtime tap. Sige mga kapatid, abangan natin ang development. So focus muna kami. So mamaya uwi ko. Alright, thank you mga kabudi. Bye. Ayun mga kabudi. So dito na ako sa bahay, nakauwi na ako. So natapos na ating concert. Dalawa lang kami ni yung kaibigan Jess, yung may bahay doon. So kumanta kami. So napaos ako kabudi. So pasensya na kayo kasi hindi naman ako professional na singer. So yung ibang mga letra, kinakain ko doon sa, basta sumunod lang tayo doon sa non-lyrics. Shoutout pala dyan sa mga Pernales family sa, ano, sa Binyan. Yung meron mga kamag-anak dyan, marami. Pernales family, sa Laguna, mga author family, shoutout sa lahat dyan. Sa Bicol region, mga author family, shoutout sa inyo lahat. So, paano mga kabudi? Nandito na lang yung ating, ano,
nag-concert tayo doon. So, ang title ko nito siguro, The Concert. Okay. Okay, mga kawodi. Maraming salamat. So, ganun lang tayo pag mag-inom. Chill. Tapos uwi tayo na maayos. Tapos, huwag natin kalimutan na may mga kasama tayo sa bahay. Yung inutusan ko mag-ano. Inutusan ko mag-luto ng soup. So, higup tayo ng soup. So, paano naman kayo, Woody? Salamat sa pagsubaybay at sana maging maayos sa ating kalagayan sa araw-araw. Maging ligtas ang lahat. Hindi lang sa atin dito, sa buong mundo. Matapos na si pandemya, sana umalis na siya. Hindi naman natin siya kailangan eh. Para maging normal na tayo lahat. Kawawa ang ating mga frontliners. Kaya, sa mga frontliners dyan sa atin, sa buong, sa worldwide, sa ano na, sa buong Pilipinas, saludo ko sa inyo, sir. Sa dedication nyo sa trabaho. I salute you. Woo! Magpapaalam na ako kawodi bago ko mag-emotional kasi sobrang sacrifice ng ating mga frontliner. Hindi sila nakakapuhi ng ano, kanilang mga pamilya. Yung iba, lalo na itong mga frontliners talaga na ating mga AP, PNP, silang masyadong sacrifice talaga dito. Kaya, may salute. Woohoo! Adjourn. Bye-bye. Salamat. Woohoo! Keep safe.